Anong pag-uusapan natin ngayon? Oh, may nagtanong kasi sa akin. Okay. Ano yung tanong sa'yo? Sarap. Ano yung ininom mo? Horchata. Which is? Mexican rice, whatever. Basta parang pinagbabara hugas ng bigas. Hugas bigas? AKA hugas bigas. Nililigyan na asukal. With cinnamon. Ah, okay. Mexican rice. O, may nagtanong sa akin. Anong tanong sa'yo? Kasi, magkasawa to, tapos, yung isa sa ano, yung husband, sinusuportahan yung magulang, yung nanay. Oo, okay. Eh, ngayon, itong magkasawa, eh, sinabi nila, Rienzie, paano yun? Eh, may mga goals din naman kami. Eh, feeling nila, parang medyo, sa kanila lang kasi nakaasa eh. Sila lang nasusuport. Which is very typical sa mga Filipino families, no? Yung mga... Right. Ano, mga Pinoy ngayon, usually they support their parents because their parents fail to prepare for retirement for whatever reason. Mm-hmm. Yeah, most of the time, syempre, yung mga kinita nila talagang pinang-support din sa kanila sa pag-aaral nila, etc. Mm-hmm. So they were not able to save up for their retirement. So ngayon vicious cycle, eh, di ba? Oh, pagdating ng senior years nila, wala silang ipon. Sila naman yung sinusuportahan ng mga anak nila, no? Okay. Kaya lang, medyo, of course, sabi nga ng mag-asawa, gusto rin na pumunta ng mga, of course, mga vacation. May mga personal goals din sila. May mga personal. So, feeling dreams. Nila, parang kung sila lang yung nagsusuport, medyo mabigat. Oo. Eh, sa side ng husband, apat sila magkakapatid. Okay. Pero sila dami lang, pala sila. Pero sila lang yung nagsusuport. Ay, unfair naman yun. Oh, ano masasabi mo? Sige. Anong maipapayo mo sa ating ano? Well, unang-una, they have to study yung expenses and lifestyle ng parents. Okay. Oh, ano ba yung magastos nila? Siyempre, hindi naman pwede yung cost of living lang, no? Siyempre, minsan, dapat may budget din na paminsan-minsan lalabas. Oh, so, oh. They have to ask their parents ano ba yung gusto nila. And katulad nung ano, nung sa dad ko, retired na yung dad ko, pero syempre, ayaw nang nakapirmi lang sa bahay. So, parang active pa rin siya. Oo, and actually, sinabi niya rin sa akin is gusto niya mag-business. Okay. So, sabi ko, sige, para magawa natin yan, we have to plan on how to save up for the capital for the business, di ba? O kaya, kung halimbawa gusto si mami, gusto pa mag-Zumba. Oo, well, of course, part of the consideration is how do you maintain the healthy lifestyle. Plus, syempre, kung medyo matanda na nga, so may mga health concerns na rin yan, ano ba yung mga maintenance, mga regular check-up, mas madalas yung mga check-up niyan. So, in short, i-outline nila yung mga gastos. They do budgeting with their parents. Oo. Gastos, at saka ano yung mga financial goals ng mga parents, or ano yung mga goals, kasi meron pa rin naman yan. Gusto mong ma-achieve, mag-travel, or whatever. So, once na makakuha yun, at least meron ka ng amount to work around with, di ba? Try. And yung amount na yun, yun yung ihahain mo sa mga kapatid mo. Na ihahain sa magkakapatid? Oo, syempre. Bakit naman? Magulang yung lahat yun. Sabag, alaga naman siya like minimal. Oo. So, ano to? Parang they make a family, kumbaga, make may a family meeting. Council, family meeting. Oo. Oo, sige. Na, ito yung, ano, ito yung financial requirements. Or sabihin natin, ito yung kailangan na pera na para ma-support natin yung parents natin. And you talk among your siblings na paano natin to masusustentuhan. Eh, paano kung halimbawa, sabihin ng mga ibang kapatid, kuya, ate, paano ba yan? May pamilya din naman kami. May mga anak din naman kami. Oh. Is that an excuse? Tingin mo ba? Well, hindi naman siya, hindi mo siya masasabing excuse na that doesn't excuse you from not giving. Sa bagay, kasi kung lahat naman sila, may kanya-kanyang pamilya, then it's but fair to... Hindi, actually, paano kung may isang kapatid na single, ibig bang sabihin, siya lang yung magsusupport. Dapat lahat kayo magsusupport. Ang, what I'm trying to say is, given the each sibling's situation, hindi naman kasi kailangan equal sharing. Ah, no? Siyempre, di ba, you try to compromise also. Na siyempre, yung
Kaya pag-usapan. Oo, pag-usapan na magkano ba yung kaila, magkano ba yung ano, magkano ba yung kaya mong ibigay. Oo. At least, di ba, siyempre, some siblings na medyo, sabi natin na medyo mas nakakagaan, I'm very sure they will also be willing to give a little bit more. Parang diba? Ano, meron kaming dating term dyan eh, equal versus equitable. Anong difference ng... Pwede kasing, kunwari, yung kapatid na nakakaangat, pwedeng yung 1,000 sa kanya, parang barya lang. Uh-huh. Pero yung medyo, sabi natin, hindi masyadong sumer sa buhay, mabigat na sa kanya yun. So, uh-huh. That is necessarily na equal amount ibigay nila. Pero kung ano yung proportionally na kaya nila. Yes, yes. So, that's right. Yeah. So, yun yung pag-uusapan na ano ba yung kaya. Kasi, at least, meron tayong, yun nga, after studying the expenses of the parents, meron tayong target goal. And ngayon, at first, pag-usapan yung magkakapatid, ano ba yung kaya nating ibigay individually, no? Tapos, kung meron pang kulang, kung kapos pa yon, then it's time for you to... Ayan na yung order mo. Kukunin ko lang, ha? Kunin mo. So, bilangin nyo kung ilang videos namin ang kumakain ng nachos si Renzi. Favorite ng merienda yan. Favorite ko to. Sorry. Tapos? Ayun. So, after sabihin... After sabihin ng bawat kapatid kung magkano yung kaya nilang ibigay, tingnan natin kung magkano pa yung kulang. Inaamoy mo talaga siya. Yun. So, kung magkano man yung kulang, then doon pag-usapan kung paano, saan nahanapin yung kulang. So, sabihin natin na 40,000 a month yung kailangan ng parents, tapos apat sila magkakapatid. Tapos, kunwari, may pension naman. Oo. Of course, kasama sa consideration yun, no? Ano ba yung mga sources of income nung parents? I'm sure nga meron silang pension. And sabihin na natin na... yung kaya, iba may business eh. Oo. Na paunti-unti, kunwari. So sabihin na natin na kulang ng mga 5,000 a month, no? So pag-usapan nila magkakapatid, saan natin kukunin itong 5,000? So it's either one or two of them would give something more. Yeah. Or they would probably help their parents to make a source of income, create a source of income, no? Uh-oh. And I'm sure naman, since especially if both parents are retired, they will not ayaw nila nung nakatunga nga lang din sa bahay. They also want to be productive. Dapat active so, sila. Active retirement. Yeah, ano so ngayon. Yung mga sinasuggest ko usually since mga siyempre mga tambay lang sa bahay. mga magulang try to help them create a home-based business. Buy and sell something, ganyan. So, at saka alam ko, pag active pa rin yung retiree during ano retirement age, mas nadidelay yung Alzheimer's, yung dementia, kasi active pa rin yung utak. Tama. So, yung kapitbahay namin, nagbebenta ng multivitamins. Kasi meron siyang sinalihan na multi-level marketing. Na nagbebenta ng mga supplements. Nagbebenta ng multivitamins. Mga supplements, no? So, yun yung ano niya, negosyo niya. So, it allows her to talk sa mga kapitbahay, sa mga friends. So, very active. In that, hindi naman ganun kalaki yung kinikita niya, but at least meron. So, at least it helps. Pang sustento. Actually, sabi niya nga, siyempre yung magulang niya, ay yung mga anak niya, yun yung nagsusustento ng mga pangangailangan niya. And whatever she earns from selling yung mga supplements, food supplements na doon sa kanyang sinalihan, eh, yun yung pinang bibingo niya, pinang lalabas siya pang luxury niya, no? So, you help your parents create a source of income. Siyempre, hindi help them also. And more than the financial benefit is meron nga, sabi mo nga, may health benefit yun, may emotional benefit na they are still being productive, no? Yeah. May dagdag ako dyan. Since mapag-uusapan naman nila, kasi tingin ko lang, not for being morbid, but since sila na naman yung, you know, nagsusupport sa parents, ako lang, tingin ko lang, they can already buy like a memorial plan for their parents. Siguro kung medyo morbid yung pera, huwag nila nila paalam.
Pero I mean, kasi like you can get transferable naman kasi mga memorial cards. Yeah, pwede. Usually. Pwede usually. But yung iba kasi nagde-decrease in value eh. But kunwari, they get a normal memorial plan, they can get as low as 700. So kung halimbawa, 700 pesos per month. Per month. Payable for 5 years. Oo. So halimbawa, kung apat sila, eh ano ba naman yung tigwa 175? Oo. Bawat isa, I'm sure hindi na mabigat yun. So uh-oh, at least, ngayon pa lang, napagandaan nila yun. Tapos if individuality na, you know, kumanaw na yung parents, then, kumbaga, nakatipid pa rin sila. Yeah. Actually, meron pa yung sa isa kong kaibigan, silang mga magkakapatid, nagbibigay sila ng 500 a month. Oh, para saan? Health fund para sa pagulang. Oo. So, of course, hindi mo alam, minsan, alam mo, kailangan mo ospital, kailangan magpa-check up, nagkakasakit. So, hindi masakit na may bigla ang gastos. Right. Yeah. Right. Totoo, totoo. Ah, in addition to that, pwede rin silang bumili ng hospital stocks. May video kami yan. Yeah, i-link ko na lang sa ano yung yeah, they can also buy hospital stocks kasi na e-extend siya sa mga sa parents saka sa mga anak. Oo. So very very cost effective kasi again, kung tingin niyo na naman eh you support your parents even during retirement age, then a hospital stock would be a very very good investment. Oo. And meron din mga senior healthcare plans. Aware ka ba sa mga ganon? So there are meron akong alam yung mga prepaid na HMO. Oo. Na covered hanggang ano, age of retirement and yeah, even beyond. Beyond. Oo. Kasi yung regular na HMO, di ba may ano lang yan? May age limit. May age limit, usually hanggang 65. Although ngayon, ang PhilHealth covered na hanggang forever. Mandatory. So, mandatory. Covered na yung mga senior citizens sa PhilHealth. But more than that, there are senior healthcare plus that they can avail. Now, yes, para siyang prepaid HMO na binabayaran mo, tapos pag nagkailangan ng hospitalization, magagamit mo siya as a form of reimbursement. Ano to? Mga, sa mga HMO, saan to nakukuha? Primarily sa mga HMO, pero may mga ibang mga financial institutions that offer this. At present, ang alam ko, of course, meron yung Kaiser. Okay. Tapos meron din yung sa Blue Cross. Okay. And, yung PhilCare, may nakita rin ako. Yun. Na mga ganang so mga card. So they can just ask around, yeah, no? Yeah. I'm sure they will be able to find yung mga senior healthcare plans. No? So, at least to, ano, to help them also para hindi rin yung mga biglaang ano, expenses. Oo, kasi pag isang hospital lang ng, ano, naku, alam mo yun, lalo na for later years. Yes. Kasi sa retirement, ang ano yan eh, nalahati sa tatlo yan eh. Merong early retirement na active pa. Merong mid-retirement, tapos merong late retirement na yung medyo talaga mahina. Wala na, so they can plan for each and every stage. At ano lang, tip ko lang din, siguro during the later stage ng retirement ng mga magulang nila, they can also talk na as a family and even with the parent na if for example, something happens to the parent, na makomatose or whatnot, tanongin na rin nila what the parent would want to happen. Kung halimbawa gusto ba nila do not resuscitate na ano, ba? Bonggang burol, gano'n. Oo, ganyan. Sinong pare? Tapos, for example, I'm sorry, nabusog ako. Nakomatose. So, syempre, minsan kasi sa magkakapatid, di mo alam kung anong gagawin. Eh, kung pull the plug na ba? Oh, pero, or, teka lang. Tuloy. Pinapatay na kami. Aalagaan pa lang. Yeah. Another topic. But, I guess is ako of one final tip no. They should talk to the parents kasi usually ang napapansin ko yung mga parents may mga idle assets, alam mo yun. Mana sa magulang nila kaya. Marami pa lang lupain. Yeah, oo. So they should also study yung salen ng mga magulang nila kasi baka mamaya may mga idle assets naman diyan na pwedeng ibenta or pwedeng gawing income generating. So that will also help them financially in supporting their parents. Saka hindi rin mabigat sa kanila. Oo, kasi minsan, kunwari, merong lupain pala sa probinsya na hindi nakatenga lang. So at least ibenta na lang and that would also really help their ano, their financial support. Okay. Thank you. Oo. So I guess it's calling my name. Kakala ka nagtakog. Pero, yeah, so if you have more questions for us, di ba? So please email us at admin@wealtharchy.com. If you like this video, so please give it a thumbs up and share with your friends. And hope to see you next week. Bye-bye.